mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Ubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo na wala ng ibang ama, wala ng ibang guro, wala ng ibang Diyos, kundi ang siyang sinasamba natin, ang pinaka mabait, pinaka mabuti, pinaka marunong, pinaka mapagmalasakit. At isa itong paalala na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya at sa Kanya rin nararapat na magtapos at maganap. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan sapagkat kami'y mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.
Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung nagpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana'y sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo'y ako't magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbabuhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa.
Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibinababa, at ang pag nagpapakababa ay itinataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kinikilala ba natin sa ating buhay na ang lahat ay nanggagaling at patungo sa Diyos? Kung tutuusin po ang ating mga pagbasa ay tungkol sa pagkilala sa kung sino tayo bilang mga nananampalataya. No? Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, naririyan ang tawag ng pagbabalik loob. No? Pero ano ba yung ibig sabihin ng pagbabalik loob? No? Hindi lang ito yung pagbabago, no? Yung pagkilala na tayo'y mali at may kailangang itama, na ang pagkilala ay tayo'y makasalanan at kailangan nating magbagong buhay. No? Maganda yung salitang ginagamit natin sa Tagalog. No? Pagbabalik loob. Ibig sabihin yung ating kalooban ay makatungo sa kung dapat, kung saan siya nararapat. At ito ay yung pagkilala sa Diyos. Na siya namang ipinaliwanag ng ating pong Jesus Nazareno sa mabuting balita. No? Sabi niya, huwag niyong gagayahin ng mga iskrib at pariseyo. No? Hindi dahil sa kanilang itinuturo, dahil tama yung kanilang itinuturo. Mahalaga ang pagsunod sa batas. Mahalaga ang pag-alala ng mga salita ng Diyos. Mahalaga ang mga ritual. Mahalaga kung bakit tayo nagsisimba dito. Pero hindi ibig sabihin nun ay mas angat na tayo sa mga tao. Ang mga iskriba at pariseyo, lalong-lalo na yung mga kinalaban ng ating pong Jesus Nazareno, ay iniisip nila na dala ng kanilang kabanalan, mas mataas na sila. Pwede na nilang tignan at maliitin ang mga karaniwang tao. Pwede na nilang iitsapuera yung mga hindi katulad nila. Naakala nila ang lahat ng kanilang ginagawa ay dala ng kanilang katanyagan at kabutihan. O dahil dala ng kanilang mga titulo. No? Mga bagay na bahagi ng ating karanasan, no? Minsan, maka-asenso lang tayo sa buhay. Para bang minamaliit na natin yung ating kapwa. Hinuhusgahan na natin. Yung iba sa atin, masyadong mahilig sa mga titulo. No? Manalo lang na kagawad, manalo lang ng chairman. Lagi gusto, ganun ang tinatawag. Lagi, dapat kinikilala. Magagalit pa kung wala yung mga titulong yun. No? Maging attorney, doktor, father, sister,
No? Minsan, kailangan pa ipagpilitan. Dapat ganito nyo, ako itrato. No? Na nasa likod nun, nasa kaibuturan nun, para bang gusto natin special tayo kasi meron tayong pinagdaanan at pinagsumikapan. O minsan, may mga pagkakataong kahit walang ganun, hahanap tayo ng katangian natin na para bang nagpapa-espesyal sa atin. Akala natin, lahat ng pinaghirapan natin, gawa lang natin. Pero kabaliktaran ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay ang, sabi nga nila, pananatili ng ating mga paa sa lupa. Ibig sabihin, dapat nga tayo pa yung mas nakakakilala na ang lahat ng narating natin sa buhay ay dala ng kabutihan ng Diyos. At hindi natatapos ang buhay kapag tayo'y komportable na, may pwesto, may posisyon, may dangal. Dahil kung tutuusin, magkakasama pa rin tayo sa paglalakbay sa siyang pinakamataas na dapat nating hantungan, ang pakikipagkaisa sa Diyos na nagbigay ng lahat. Kaya't sa madaling sabi, ang sinasabi ng ating pong Hesus Nazareno, walang ibang guro, ibig sabihin, walang ibang may posisyon, walang ibang ama, walang ibang may tunay na kapangyarihan at galang at dangal, kundi sa Ama, kundi sa Diyos na nanggagaling ang lahat. Kaya isa po itong tawag, isang mahalagang katangian na kailangan pagsumikapan ngayong panahon ng Kwaresma, ang pagpapakababa. Paalala ng ating pong Hesus Nazareno, walang makapagpapababa o makapag-aangat sa iyo. Sa katotohanan, ikaw ay tao, minahal ka ng Diyos, biniyayaan ka ng Diyos. Kung ano man yung pagsusumikap mo, tumugon ka lang dun sa binigay sa iyo. Pero kung wala yung nagbigay, walang-wala tayo. Lahat ay nagmumula sa Diyos. Kaya wala tayong karapatang sabihing mas angat tayo sa kapwa. At wala rin tayong karapatan para ipagkait yung ating pinaghirapan. Ibig sabihin, kinakailangan din nating hindi lang magbigay, pero makiramay, makilakbay, makiisa sa ating kapwa. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ay lagi tayong mapaalalahanan ng tawag sa pagpapakumbaba. Hindi dahil inaalis natin yung mga nagawa natin. Mahalaga po yan. Pero kaya siya mahalaga ay dahil nagmumula ang lahat ng ito sa Diyos. At sa pagkilala na ang lahat ay nagmumula sa Diyos, lahat ay biyaya, matuto rin tayo sa iba't ibang pamamaraan na ibahagi ang ating mga sarili, ibahagi ang kung anong mayroon tayo at kaya nating ibahagi sa ating kapwa. Dahil sa pagpapakumbaba lamang, lalo tayong napalalapit, lalo nating nakikilala ang Diyos na nagmamahal at laging lumalapit sa atin. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang paggabay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon
na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atinawang laging sikapin, gawin ng matuwid upang maging isang buhay ng kapangyarihan na nakakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atinawang kalingain ang may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, bukod pa sa mga frontliners at health workers at lahat na naglilingkod sa ating bayan, ay ang ating ding mga kapatid na jeepney driver na ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang transport strike. Nasa isang banda, makita ng bawat isa sa atin na mahalaga ang mga pagbabagong tinataguyod, subalit sa kabilang banda, masigurado na ang lahat, lalong-lalo na mga nangangailangan natin mga kapatid na driver, ay matugunan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniipin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahain aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.
Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Krus na landasin.
galahap ay akin. Hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang announcement. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, huwag po natin kalilimutan na sa loob at sa paligid ng simbahan, kailangan pong ayusin natin ang pagsusuot ng face mask. No, sigurado yung natatakpan ng maayos ang ilong at bibig, hindi basta-basta nakalaylay at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po ang ating mga sarili, no, pabago-bago ang panahon ngayon, minsan madaling ubuhin o kaya trangkasuhin, no, hindi natin alam kung COVID yan. No, kaya siguro kung nakapagpabakuna tayong lahat, hindi po problema yon, no? Pero sana gayon pa man, kung ano man iyon, panatilihin po natin ang ating mga sarili sa mabuting kalusugan bilang pagmamalasakit at para hindi na rin natin hawaan ang ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala
ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.